namin. Umuulan na, umaaraw, umuulan. Hindi natin maintindihan ang panahon. Pero hindi tayo hihinto para i-reveal sa inyo ang isang bahay na affordable series din ni Camera, which is located all over the Philippines. Ayan, ang sarap po dito. Mahangin, malamig. Pero ayan, pakilala na po namin sa inyo ang bahay na sinasabi namin na this is 1, 2, 3, 4, bali 5 bedrooms na po siya with 3 toilet and bath. Sa siya ay nagtatago sa pangalang Ella! Nahulog na yung aking sombrero. Bali si Ella po ay matatagpuan din all over the Philippines. Pero ito po ay doon din po sa mga lugar kung saan pantay ang mga lupain natin. Kasi meron po tayo mga hilly type. Pero this time, 2 floors pa rin po si Ella. So pasok po tayo for the affordable series. So ito po ang ating handle o ang ating doorknob. So ito po ang double lock na bago lang po sa Camellia affordable series. So halika po, pasok po tayo. Tao po! Ayan! So, si Ella po ay medyo mas maluwag na po siya. The Ella is 100 square meters na po ang floor area ni Ella. At ito po ay pwedeng i-plant sa 120 square meters or above pa. Para po, provision for party at yung garahe po ninyo ay pwede po siyang lagyan ng balkonahe. Ayan, si Ella po ay, ang turnover po ni Ella is plain cement lang po siya. Pero kung gusto niyo po ng premium type of house, meron din po kaming pwedeng i-offer sa inyo kung aabutin niyo po yung mga promo po natin na yun. So, plain cement lang po siya, painted white. Ito pong pinapasok natin is enhanced model na po ni Ella. So, pwede niyo po siyang gayahin. Basta, dali niyo lang po ang inyong mga manggagawa dito sa bahay na Ella. So, located to, again, all over the Philippines, Cavite, and Laguna. I-catch niyo po yan. So, yan. Dito po sa bandang kaliwa, pagpasok niyo ng pinto, makikita niyo na po ang dining area. So, ganun din naman po. Medyo maluwag nga lang, medyo mas malaki. Kaya, 6 katao po ang pwedeng makaupo sa dining area natin. I think pwede rin po itong gawing below, di ba? Nasa sa inyo na po kung anong design. Pero at least maaliwalas po siya. Then, isa po sa nakakapagpaganda po sa isang bahay is ito po. Ang salamin. Tingnan mo. Pag magulo ang hair o kaya nakasimbangon, makikita natin na pwede pala tayong umiti kahit na dugyot ang ating pananamit. So, yun po si Ella. Then, dito naman po sa bandang kanan, makikita naman po natin ang ating receiving area or the living area. So, living area po natin, medyo mas maluwag na po siya kasi nasa 100 square meters na po ang ating floor area. So, most likely, ayan, pwede rin naman 4 or 3 katao yung makaupo po dito. So, depende na lang po sa design na gusto nyo gawin sa inyong bahay. Pakita naman natin ang susunod na parte ng bahay na ito na sinasabi natin matatagpuan sa first or ground floor ni Ella. Halika po kayo dito. Dito po sa ilalim ng hagdanan, matatagpuan ang isang common toilet and bath. Sa toilet and bath po ni Ella, may walking po siya. So, lakad-lakad lang po tayo dito, papunta sa loob. Ayan. So, dito po, naging spacious na naman po ang hagdanan kasi ginawa po ito nila ate for the additional space room. Ayan. Para po sa mga utilities, di ba, mga panlinis, nakatago, di ba, hindi siya masagwang tingnan. Then, pagpasok po dito, nandito rin po ang inyong shower area. So, even this is a common area, pwede pa rin po kayo mag-shower-shower dito. Yun lang ang nagkaibahan niya kasi since papasok po siya at dinagyan po ng gamit ang mga bagay na ito. So, yan po. At likod nito is yung ating room, di ba?
ang ating pinakalabahan, ay labahan mo lang, taguan ng programa. So ayan po, ganun din, may toilet and bath din po siya, may trash, then may bidet, kasi nga, this is a portable kind of unit, then meron po siyang sink. So most likely, ganun din po yung laki ng CR ni Ella. So papalik po tayo, dito naman po tayo sa kabilang part ng bahay. Yan. So ito po, sobrang fit po ito, lalo na po kapag medyo tumatanda na, nagmamature na, medyo masakit na ang tuhod. Kasi si Ella po, ang kanyang room ay nasa ground floor! So si nanay, si lola, si lolo, si granny, si grano. Ayan, nandito na po siya sa ibaba. So hindi na po siya magpapanig-panawag para po sa kanyang tutulugan. So the master's bedroom is located here at the ground floor. So yan, maliwalas, mas malaki, mas maluwag. Oh yeah! So dito po matatagpuan yung lubintana. So I think may space pa rin po yan dito kasi single attached naman po yung unit natin. Kaya may talagang yung bintana niya ay magiging kapaki-pakinabang. Ayan po. Then dito naman po sa kabilang side. So ito ay parang twin bed ano. So, okay naman, hindi siya malaki, hindi siya mahirap ligpitin, maayos naman. Then, nandito rin po ang master's bedroom, nandito rin po ang kanyang sarili toilet and bath. Ayan, so yan po. So, same pa rin po ang laki ni toilet and bath. Bigyan po natin ng hello telephone. Hello telephone, nandito pa rin po ako. Ayan, tapos dito naman po sa kabila. Ayun, andito po pala ang kanyang lagayan ng ito po kasama na po ito sa fixtures, lagayan ng sabon. Pero syempre yung mga tiles niya, naka-enhance na. Kaya pili na lang po kayo ng tiles na gusto niyo ilagay. Pero may tiles na rin naman po ito kasi pwede na rin po naman siyang magamit. Kaya lang kung gusto niyo po mas maganda, eh pa sa inyo na po yun. You have freedom to do the beautification. Okay, so ganun din po. May flash po siya for living, for poo-poo. Then, ito po, at ito po, ayan, baka makalimutan natin. Tissue na lang ang dadali nyo. Kasi nandito na po siya. Okay? So, madali lang po yan, gamitin. Ito, I think, hindi po ito kasama, ha? Pero pag bumili kayo, pwede na may sama. Ayan. So, ito po, ayan, the sink, ayan. Tapos na po tayo dito sa master's bedroom. So, tingnan naman natin, ano pang merong rooms sa taas ni Ella. Okay, again, this is baluster. Ito na po ito. Medyo painted white na lang po talaga siya pag kinurn over natin. So, this area is, 100 square meters. Uy, kita lang, nakalimutan ko pala dito sa ground floor. Nandito po na yung kitchen kasi nagtago na po siya. Dito talaga din naka-open siya. So, si kitchen po, kasha naman po ang ref. So, si ref po, ayan. Meron na talaga siyang space for the ref. Bali, ito po ay hindi po ganito naka-enhance, pero naka-tiles na po at meron na rin po siyang lababo. Ayan. So, pwede niyong gayahin ang kanyang mga cabinet. So, meron din po siyang window para well-ventilated po. At ang yaya ay merong room. Merong another room or ewan po siya. Anong gusto niyong gawin sa room na ito? Basta may extra room po siya for this area. So, isang bahay, isang kama lang po, single bed. Kasi dapat si Yaya lang po, wala nang iba, okay? So, yan, meron na rin po, nakatayo na po ang kanyang cabinet. Pero kung dalawa po sila ni Yaya, di pwede po maging double deck. Tapos yung ilalim po, pwede rin po siyang maging pull out or another cabinet. Nasa inyo po yan sa pagpapaganda. So marami rin po tayo magiging tips pa at dyan, okay? Then dahil dito ang kwarto ni Yaya, nandito ang kanyang labahan. So maliit lang po yung space natin for the labahan. Pero at least may space po tayo dito or pwede rin naman magkaroon ng extra parang kitchen na maliit para sa dirty, yung mga, dirty kitchen or yung mga maamoy na nalutuin, nagtatayo, so hindi maangamoy ang inyong kwarto, ang inyong living area kasi pwede rin kayo dito maglagay ng isang pasimana for that prito-prito. Okay, so dito rin yung labahan, dito rin po yung pwedeng ilagay natin ang inyong sampayan. Hindi po sa harap ng bahay. Pangit po kasi yun. O yan, so palik po tayo na sa taas para sa iba pang mga kwarto ni Ella. Okay, tara.
Ayan! Bumabalik po ako sa inyong hagdanan para po ipakita natin ang bahay. Ayan, kwarto ni Ella sa taas naman. Tara! Kahoy bato, kahoy bato, kahoy bato. Ayan! Dito pa lang po sa pinaka-launching area. Malubog na po siya compare po dun sa ibang mga bahay natin. So, ang ating pong floor dito is plain cement lang din po at painted white po. Kumpleto na rin po ang mga receptacles natin and even po ang ating mga switch on and off. So, marami po tayong switch and ang tawag dito, yung mga saksakan, the outlet. So, kumpleto po yan. Paglilipat po kayo, again, pwede nang tumira, basta magdala lang ng bumbilya. Okay? So, ito po yung first room natin for the hello! So, yan. Tingnan mo, first room pa lang. Napaka-aliwalas na po ni Ena. So, malaki rin yung showroom. Parang 1, 2, 3. Layo. So, yun po. The specification ni Ena is pwede rin naman po natin ibigay sa inyo kapag kayo po ay nakabili na. Okay? So, si Ena po, nalalagyan po natin ito ng another parang space for the cabinet. Kasi maluwag po si Ena. So, pagpasok niyo po dito, pwede niyo naman po dito ilagay ang cabinet. Ayan. Chan-c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 han. Ayan po si cabinet. So, malaki-laki, maluwag-luwag. Diba? Pwede ganito po or pwede rin naman pong sliding. Kaya, nasa inyo na po kung paano didesign niya. Okay? So, this is the first room for the Ella at punta tayo sa second room. So, this second room is maluwag din. O, oh, diba? Meron na siya agad na double deck. So, to give you idea kung marami pong titira. O, oh, dinagyan na lang. Ang ganda naman ito. Oh. So, this is, I think the thing niya is pang lalaki. Okay? So, maluwag na rin po. Pwede na po siya lagyan ng aparador. Ayan! Or, yung iba naman, ginagawa po natin, nilalagyan natin siya ng another kama dito or bahala na po kayo kung paano niyo po i-design si Ella. Minsan po yung mga bahay, yung mga fixtures po natin is kung yung iba po, nakafix na talaga siya. Yung iba naman po, eh, gusto nilang movable. Nasa inyo po yan. So, tingnan niyo po, design niya, meron siyang hagdaanan. Papalito sa taas si Kuya. Kuya, baba ka na, okay? So, yun po, sa second room for the Ella. At magkagano'n naman po ito ng third room. Ayan! O, si third room, hindi naman po siya ganun kalakihan, pero okay na din. Diba po? Kasi single bed, scary naman. Pwede rin naman, twin bed, double bed, bahala ka na po. Then, up and down, pwede rin po siya. Ayan si Ella. Diba? Tatlong kwarto na po. Hindi na po kayo mag-extend, hindi na po kayo. Okay lang po na hindi na kayo mag-extend kung gusto niyo po ay malaki na agad yung bahay. So, andito rin po yung kanyang cabinet na pwede niyo pong gayahin. Kasi, si Ella po, again, plain cement, painted white po ang kanyang turnover, okay? So, all the enhancement po is nasa sa inyo na po yan. Just to give you guys the idea, kaya pinapakita po namin ang ganitong model unit. So, pwede rin pala pagandahin ang bahay. Okay, so, natapos ang ating tatlong kwarto sa taas. Siyempre, anong kulang? Ang CR. Siyempre, ang CR, nandito rin po yan. Sa taas, di na siya bawa. Okay? Eto na ang CR! Pagkatapos mong pumalik sa hagdan, so silang tatlo, kaya tinatawag natin ito ay common toilet and bath. So, comfort room. So, safe pa rin naman. Maluwag pa rin, empty pa rin, meron pa rin siyang hello telephone! Andiyos ka pa ba? Opo, dito pa ako. Kung ito pa rin po ang features natin, meron pa rin po tayong lagayan ng sabon, lagayan ng tissue, then brush, brush, brush. Ito po pala, is pwede nyo lang din po siyang gayahin. Pero pag turnover po ito, is naka-plain lang po ito. Ha? Baka mamaya, hanapin nyo yan. Wala. So, pero pwede po siyang gayahin. Okay? So, again, and may everyday din po yan. Yun, meron po yung everyday. Wala ba siya? Hello, everyday! Ayan. So, kumpleto na po ang fixtures ng CR natin for the Ella. Ayan, may flash-flash. Again, pag bumili ka na agad-agad, ngayon may bigyan kita dito. Pag hindi, okay lang. Next time. So, yan po. Tapos na po tayo sa bahay ni Ella. Kaya, sa susunod natin, ha? Don't forget again to like, subscribe, follow us. Siyempre, to our
Facebook Facebook page, which is the Home and Travel by Day Cruise, and to our YouTube channel, Home and Travel by Day Cruise. At syempre, ang Instagram, pwede rin pindutin by that Day Cruise po. Para po, ma-follow niyo po kami or ma-share niyo rin po ito sa mga taong na gusto magkabahay o paano magkabahay, pwede po namin silang tulungan hanggang may awang Diyos na makalipat po. Okay? So, see you again to our next episode. Okay? Bye! Thank you for watching always and forever. Mwah-mwah! Bye!